Hello. Ano pong pangalan nyo? Meron pong meron pong mananawagan dito. Ayan. Meron pong mananawagan dito from San Antonio, Nueva Ecija, di ba? Ito po, meron po tayong special guest. Usapang corona po ito. Siya po ay isang nurse sa hospital dito. Kumusta po ang update lang po natin ang mga ating mga kababayan dito po sa Seattle dahil ito po dito po naitala ang kauna-unahang case po ng coronavirus. May namatay po isa, first victim and first na namatay dito po sa Seattle. So nandito po tayo ngayon sa Everett. Ito pong bayan ng Washington. Ma'am Fides Sunga, paki-update po kami. Tagalogin niyo na lang po para hindi maintindihan ng inyong mga nakapaligid. Siyam na yung namamatay. So, siyam na. Nung last week, anim. Ngayon, so siyam na daw po ang namamatay and then ilan po ang victims? Hindi ko alam kung ilan number ng victims, pero yung positive. Pero mga nasa 14 siguro. 14 yung last eh. Okay. Pero ngayon merong presumptive positive dito sa ano, isang staff dito sa UW. UW, which is the University of Washington. So ang nung yung may unang namatay, which is last week ba o 2 weeks ago? 2 weeks ago. Tapos bigla na lang lumabas na may another 5 pa, di ba? So kaya naging 6. Yun yung inilabas nila sa news tapos naging 9. Ngayon, siyam. And then, yung victim last week is 16, right? 16 yung victim. Ngayon, mga under quarantine. Okay. Update ko din sila sa trabaho ko. Sa Boeing. Napakalaking facility. Mga nasa 30,000 ang employees. Ano? 3 days ago, merong nagka-flu. Sa isang department doon, sa isang hangar. Nagka-flu, isa. Pero may contact siya na 10 sa paligid niya. So, ibig sabihin, yung isang buong team niya. Ang ginawa, pinauwi. Pinauwi yung isang tao kasama nung 10 team nila kahit walang flu. Yun ang ginawa. Yeah. Mm-hmm. Ganun naman yung ginagawa. Kahit yung isa dito na employee na nag-presumptive positive, pinauwi. Tapos, nasa bahay ngayon, isolated. Tapos, lahat nung contact sa kanya, like yung mga nakahalubilo niya, hindi pinapasok for 14 days. Oh. Naka-quarantine, ano? Oh, ganun pala ang nangyari. Kasi narado yung buong building. Okay. Sinarado nila. Hi Ate Ceci, mahina ba? Okay, lalakasan natin yung ano. Lalakasan natin yung volume. Okay. Sino ba nga na ayun, nakikinig sa'yo ngayon dyan? Ayun, si Ate Ceci and then si Edith Kaukom and then si Brad Robin Acosta. Okay, kumusta po sa inyo lahat? So, hindi po ito lasong ng vlog ko kanina. Tinawagan ko po si Mrs. Ayun, si Ate Edith. Nakita ko parang nanonood eh. Andun yung pangalan niya. So, update lang po ito sa coronavirus. Oh, say hi daw po, Ate Edith Kaukom Ayala. Hi, Annie! Nasa OR ka mo ako. Oh, Ate Edith, nasa OR si Fides, nagtitraining. Okay, guys. Update lang po ito sa corona cases po dito sa Washington State. So, ang biyahe ko po ay trabaho at bahay lang po muna. So, nasa Seattle po, nasa King County, nandun po yung first coronavirus victims. Victims. Saan? Nasa Everett. Nandito sa atin? Sa Everett yung very first sa US. Oh my goodness. Oh, talaga? Nandito po pala sa mismo sa Everett, dito po sa malapit sa... Pero magaling na yun, recovered na yun. Ah, okay. Very first coronavirus. So linawin po natin yung kauna-unahang pong coronavirus na victim ay naka-recovered po dito sa Everett. Dito po sa Everett sa kung saan pong city kami nakatira. So recovered po 'yon. Pero yung una sa po Providence. Sa Providence Hospital. Providence 'yun na hospital. Ah. Pero yung kauna-unahang namatay
King County, di ba? Pero hindi nila sinasabi kung saan doon sa King County. Pero around the area lang po ng Seattle yun. Oh, that's great daw. Ingat kayo dyan, sabi ni Edith. Oh, hi, Fides daw. And then, Brad Robin, ingat din kayo dyan, Brad Robin. So, nung una, ang akala ko sa coronavirus, politically inclined lang, ganyan. So, media-media pinakakalat. So, ngayon, nagkakatotoo na. And then, nakarating na rin dito sa Amerika. And then, alam ko sa LA, sa California, meron na rin. Di ba? Meron na rin doon na first victim. So, dyan ba sa UW? Sa University of Washington, dyan? Meron bang ano dyan, victim dyan? Meron daw mga pinauwi sa school . Meron daw pinauwi sa school and then nilinis yung buong department ng school yata. And then until Monday sila pinababalik, wala daw munang papasok. Yeah. So it's pretty serious talaga. Seryoso na talaga. Ang California, alam ko, ginawa na rin yung state of calamity. So kailangan nila ng tulong din about the coronavirus. State of calamity, state of emergency. State of emergency, mali po pala ako. State of emergency po pala, hindi po pala calamity. Wala palang kalamidad. My bad. State of emergency. Oh. Maraming salamat, Miss Pides, sa pagkokorek mo sa akin. Kumusta naman ang lagay dyan sa hospital na pinagtatrabahuhan mo? Okay naman. Kumakain ako. Pakain-kain lang. Sarap pa. Ano ba yung nasa ulo mo? Ba't ka mayroon ko nasa ulo? Kasi nasa OR ka. Operating room. Okay. Bufan ang tawag. So, si Miss Pides po ay isa pong ating pong tagapagbalita na nasa loob po ng ospital. So, siya po ang taga-update po natin na aalamin po natin everyday kung ano po ang nangyayari, mga balita doon sa hospital around the area na pinagtatrabaho niya dahil marami po doon na nakontamina. So, we'll see. Hey, Kuya Russell, kumusta? Hindi ko masagot yung tawag mo, Kuya Russell. Kuya Russell, kumusta? Tawag ko ulit, igagas kita. Kuya Russell, bet, teka lang. So maraming salamat po, Miss Pides Songa. Maraming salamat po sa pagbibigay balita niyo po sa amin. Okay, maraming salamat. Ingat ka. Okay, ingat ka. Okay, love bye. You, bye. Love you, bye. Ingat ka, bye. Tawagan natin si Kuya Russell. Tawagan natin si Bula Lord. Update natin. Ingay. Maingay. Huwag kang maingay. Huwag kang maingay. What's going on, Bula Lord? Ba't hindi pagbaga na ang iyong camera sa taas? Which one? Malaking nakalagay live. Oh yeah? Ayan na. Meron na. Maganda ba? Tingnan mo nga. Tingnan mo. Eh bakit sa camera lang ni... Bakit kanina sa iPhone lang ni Pides? Hindi. Alin? Maganda ba? Oo. Oh, tingnan mo nga. So live po. Kasama po natin si Mr. Russell. Kuya Russell, kumusta na ang coronavirus na ano dyan? Na balita? Mga cases ng coronavirus, meron na bang naitalang coronavirus sa inyong mga kalapit na stores? Ipinost po niyo sandali, ha? Wala na mga corona. Maraming corona, pero walang virus. Wala pang virus. So, ito nga po pala ang isang reporter din po natin from Snohomish, si Mr. Russell Tubong Saragosa po, taga Nueva Ecija din po. So, sila po ang magbibigay update po sa inyong lahat sa coronavirus. Ito po ay spontaneous news lang po. So, hindi po talaga ako newscaster. Spontaneous lang po ito. Tuloy-tuloy ko lang po maibibigay kong balita sa inyo about sa coronavirus dito sa Seattle. Ito po ang state of emergency. Ito pong Washington State. Lalo-lalo na po ang King County dito po sa Seattle and then Everett. So, sa California po, ginawa na rin pong state of emergency. So, Mr. Russell, ano po ang masasabi nyo about sa case sa coronavirus dito sa ating dito sa county natin.
Eh, wala naman. Basta mag-ingat-ingat lang. Lagi maghugas ng kamay. Okay. Pwede nyo po bang ipakita yung mukha nyo, sir? Huwag nyo pong ipost. Baka akala nila hindi taga Washington State yung kausap nila. Asan ba yun? Paano ba? Ipindutin mo lang yung camera. So, ito po. Magbabalita po kami. Tatry ko pong i-update. Ito po. Hindi ko po ito pinlano. Napag-isipan ko lang today na tinawagan ko si Mrs. Si Mrs. po yung kausap ko si Fides kanina. So, tinanong ko kung ano yung case. Nung last week, alam ko, 6 lang namamatay, Kuya Razel. Ngayon, 9 na ang namamatay dahil sa corona. Coronavirus. So, sa NCOV. Correction, 13 na. Damn, nadagdag na naman. So, nung, hindi pa alam ni Fides, sa hospital si Fides, ha? Asa ka ba kayo? Andito ako sa bahay. Si Fides nasa hospital, kausap ko kanina. Nasa University of Washington siya. Tinahanap po yung camera, yung hindi kita makita eh. Pindutin mo lang yung ano, tawag ako ulit para makita mo. So okay, kanina, kausap natin si Fides. And kausap naman natin ngayon si Kuya Razel. And then, correction, kinorek niya ako. Ang alam namin ni Fides kanina, siyam ang namamatay. Ngayon, 13 na daw. So, yung 13 na yan, Kuya Russell, saan news ba nakita yan? Saan na-update? Ito, sa Google lang. Sa Google, so. 13 na. Hindi kita makita, dali lang. Paano bang gawin? Ito ako. Podcast mo. O, yan pala, live ka pala. Yo, live tayo. Naka-live po tayo ngayon, Mr. Russell, so. Magbibigay alam lang po tayo about sa corona. Ito, hindi po natin pinlano. Spontaneous lang. So, magbigyan nyo po kaming magbalita po sa inyo. Iba, i-update namin kayo about sa corona. So, mag-say hi ka muna dyan, Kuya Russell. Live ka ngayon. Eh, magandang umaga sa inyo, mga kababayan. Hugas-hugas na ng kamay. Yun lang ang iwas sa mga lugar na matao. Hindi nga natin maintindihan kung ano itong sakit na to. Parang ayaw sa mainit na lugar eh. Kaya nga. So, sa may trabaho namin, Kuya Russell, merong pinauwi nung isang araw. And then, yung buong team niya, pinauwi. Kasi may flu siya. Wala pang corona, pero may flu. So, nagsisigura doon na yung mga managers sa Boeing. Pinauwi na yung employees kasama nung isang grupo niya. So, inaantabayan na doon. Sana wala namang may corona doon dahil napakarami namin na empleyado doon. Hindi nga natin maintindihan kayo paano nangyayari. Dahil marami rin naman namamatay sa flu. Totoo yan. Mas marami sa flu, mas marami sa pneumonia. So, Kuya Russell, marami pa rin hindi naniniwala about sa corona cases eh. Lalo na sa trabaho, sinasabi nila na, yun nga, tama ka na, maraming namamatay talaga sa flu every day. Dahil ang namatay daw na 6 na namatay ay puro matatanda at nasa elderly home daw. Ganun nangyari. So kaya sila, hindi sila masyadong naniniwala. So, politically inclined pa rin, politically inclined. I think talagang mga panic mode lang ang mga tao eh. Yep. So may plano ang government siguro about diyan, pero kaya lang lumalalim ang usapan natin. At least sa safety pa rin tayo ngayon. Safety pa rin dapat ang pag-usapan natin. Bilangin nila yung namamatay sa flu at saka namamatay sa pneumonia, baka libo-libo eh. Totoo 'yun kasi meron talaga mahihina ang immune system. Totoo 'yun. Kaya tayong mga Pilipino, swerte tayo dahil lumaki tayo kay Kuya Germs. Lumaki tayo sa mga mikrobyo kasama natin sa kanto-kanto pag lumalabas tayo. Hey, Kuya Jeff. Kung mukhang pinanonood yung live natin dyan, ha? So, ito po, nagbabagang balita. Maingay. Ha? Kuya Jeff, huwag kang maingay. Siyempre, joke lang yun. Mag-iingay si Kuya Jeff natin. Nagbabagang balita po. So, i-update po namin kayo. I-update po namin kayo. Kami po ay magpapaalam po muna at gagayak po tayo papuntang trabaho. Okay?
Sige, Kuya Russell. Okay, ingat ka. Yung bulalo ko, yung bulalo ko. Yeah, next week. Okay. Okay, ingat. Okay, babush. Okay, have a great day everyone. Maraming salamat po. Update po namin kayo. Spontaneous lang to. Biglaan lang yung pag-ano ko ng coronavirus. And then, iba pa nga yung title nung ano. Iba pa yung title nung... Yung vlog or podcast na to dahil kausap ko kasi kanina sa sila pare sa Pilipinas. So update po namin kayo sa corona. Sa coronavirus po dito. Sabi ni Mrs. Sham, di ba? Narinig nyo naman kanina. And then nakausap ko si Kuya Raz. Pintatula daw, sadly to say. So, nakakalungkot mang isipin. Ingat po tayo. Ingat po tayo lahat. Huwag po tayo maglalabas. Hugas ng kamay, huwag kusutin sa mata, huwag kusutin yung mata nyo. Sa hugas, hugas lang. And then huwag kayong makapag-face bump sa trabaho, that's it. And then inom ng vitamins, inom ng fruits, vitamin C, everything. Okay, babush. Love you all guys. Good vibes lang.